Chris Aquino, posibleng bigla na lang huminto ang pagtibok ng kanyang puso anumang oras. Alamin natin ang kanyang paglalahad ng kanyang kalagayan. I refuse to die. Yan ang mabigat na pahayag ni Chris Aquino, kung saan ay sinabi niya na maliit ang tsansa para makarecover siya, ngunit pinipilit niyang lumaban para sa mga taong nagmamahal sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak na sina Bimby at Joshua. I hate to say it, but you know, I am very, very honest kasi hinarap ko na to at bawat araw pahiram na lang ng Diyos, so whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. Personal na ipinaalam ni Chris Aquino sa publiko ang kanyang kalagayan at sinabing ito ay malala na. Anumang oras ay maari nang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ang malungkot na katotohanan na inihayag ni Chris Aquino sa pamamagitan ng programa ni Boy Abunda na Fast Talk with Boy Abunda ngayong Miyerkules. February 14, 2024 kung saan ay birthday ni Chris Aquino. Ito ay sa pamamagitan ng isang panayam via Zoom na nag-host ang matalik niyang kaibigan na si Boy Abunda. Kasalukuyan, si Chris Aquino ay nasa Orange County sa California, USA. Ang muling pagharap ni Chris sa kamera ay kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 53rd birthday ngayong Valentine's Day. Ayon kay Chris, marami siyang mga tagahanga, mga kaibigan at mga nagmamahal sa kanya na patuloy na nagdarasal para sa kanyang mabilis na paggaling. Sana daw ay malunasan pa ang kanyang karamdaman. Kapansin-pansin na lalong pumayat ang pangangatawan ngayon ni Chris Aquino. Pagbabahagi niya tungkol sa kanyang kasalukuyang kondisyon, "Unfortunately, meron akong panglima na autoimmune disease condition." Karagdagan daw ito sa kanyang apat pa na autoimmune disease condition. "I have a very low hemoglobin. I have fluctuating blood pressure. Nagsisimula na yung pamamaga ng tuhod ko at mga buto-butong naglalabasan. Right now, they're classifying it as autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that boy is either SLE or lupus, or it is the rheumatoid arthritis. Yung nasa Houston ako noon, hindi pa gumagaling yung COVID. I had fourth diagnosis. Mayroon akong CREST syndrome. Nakakatakot kasi ang inaatake naman noon ay yung ating lung. Labis daw na nakakaapekto sa kanyang puso ang mga kondisyon na ito. Magang-maga na raw ang mga muscles sa labas pati na sa middle layer ng kanyang puso. Ito raw ang dahilan kaya madali siyang mahilo at mapagod kahit kaunting kilos lang ang kanyang ginagawa. Delikado raw ito dahil I could have a stroke at any time. Ilang miyembro raw ng kanyang pamilya sa father's side ang nagkaroon ng heart attack. Kabilang na ang kanyang yumaong ama na si Senator Ninoy Aquino at kapatid na former President Ninoy Aquino. Dahil sa kondisyon na ito ni Chris Aquino, patuloy na humihingi ng panalangin ang Queen of All Media sa kanyang mga taga-suporta at sa mga taong nagmamahal sa kanya.